guys, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating FB Live ng Tugong Aralan ng ESRA. Marami po tayong matutuhan ngayong araw na ito, lalo-lalo na sa pag-aalaga ng tubo at tungkol sa mahalagang peste ng tubo. So manatili po tayong tumutok at makinig. So bago po tayong mag-umpisa, magpapakilala muna po ako. Ako po si Agnes Manlapas Kasupanan ng Sugar Regulatory Administration na taga AARD ng Crop Protection. And now, pag-usapan naman po natin ang mga mahalagang pesting insekto sa ating tubuhan. Bakit ito ay mahalaga? Ano ba ang naidudulot nito sa pagtutubo? Una muna natin alamin anong ibig sabihin ng peste or what is pest. Basta ba may nakita tayo lumilipad sa ating pananim, peste na agad-agad, kailangan ba siya nagiging peste? So, ayon sa definition, it is destructive, kasiraan, sa ating pananim. Note, the word destructive, meaning to say, ang mga insekto ay maituturing na peste kung ito ay masyadong mapanira sa ating pananim. Like, a person who bothers or annoy other people, ang taong naninira sa kapwa ay matuturing na peste. So, nagiging peste ang insekto kapag ito ay nagkakaroon ng economic value. Kapag bumaba na ang iyong kita o nalulugi ka na. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng insekto ay peste. May mga insektong tinatawag na kaibigang kulisap. So, ano ba ang mga pangunahing pesting insekto sa tubo na nakakapagdulot ng malaking pagbaba ng ani? Only about 9 or 10 insect species are considered a serious pest of sugarcane in Luzon. The insect destructive to sugarcane may be divided into 3. Those feeding on the leaves, those attacking the stalks, and those damaging the roots. Ito po yung mga pesting umaatake sa ating mga pananim tubo. Dadako muna po tayo sa pesting insekto na naninira sa dahon. Ano sa palagay ninyo, anong klaseng damo ito? Ito po ba ay tubo na pininsala ng balang o locust? Ang balang ay may kakayahan kalbuin ang buong puno ng halaman. Ang kanyang bibig ay parang lagaret. Mabilis niyang maubos. Hindi iiwanan hanggang hindi nagiging tingting. Ito'y nagre-resulta ng pagbaba ng timbang ng tubo at pagbaba ng puresa o asukal at pwede rin maging bansot ang tubo. So, ang balang po ay gustong-gusto nila ay yung buhagag na lupa dahil madali nilang mapisa sa buhagag na lupa ang kanilang itlog. Kapag ito ay napisa, ay parang banana shape. Ito po ay nagkakalaman ng 30 to 300 na egg pad. Kapag ganito na ang sitwasyon, wala na po tayong magagawa, kundi ang mag-apply ng insecticide. Para sa pag-control, gamit ang mga chemical. Bago po tayo gumamit ng pesticide, sumangguni muna tayo sa isang espesyalista para sa payo, patnubay at babala sa iyong pananim. Ang hindi tamang paggamit ng insecticide ay hindi nakakabuti dahil pinapatay din nito ang mga likas na kaaway na nagre-resulta ng pagdami ng mga peste. Ito po yung mga rekomendadong insecticide pagsupo sa balang. Ang iba dito ay hindi na po nakaregister para sa ating tubo. Ang pag-spray po sa mga balang, kailangan po ay sa dapit hapon o gabi. Kung spray po sila kapag ito ay sila ay natutulog na. Ang pag-atake po ng balang ay sa tuwing araw. Kapag gabi, sila po ay nagtatabo sa mga kayakas o sa mga gilid ng tubo. Kaya ang pag-spray po ay dapit hapon o gabi. Pagkatapos po ma-spray, kailangan po natin punutin o sunugin ang damo kung saan sila nangingitlog para hindi na po mapisa ang mga itlog.
Next na naninira sa daon ay ang armyworm o kabaliksan. Ang mga armyworm ay nagiging aktibo kapag lumipas ang tagtuyo at simula ng tag-ulan. Kapag ang kondisyon ng panahon ay angkop para sila ay magparami. Ano ang kinalaman ng ulan sa pagsalakay ng armyworm? Kapag tag-ulan, mataas po ang porsyento ng moisture sa paligid. Alaman naman natin na gustong-gusto ng tubo o ibang alaman na maulan. Pagka po tag-ulan, nandyan ang kulog at kidlat na nagdadala ng karagdagan pataba sa ating halaman. So iniisip natin, ano ang kinalaman ng ulan, kulog, kidlat at ng peste? So kapag tag-ulan, ang mga tubo ay mas gumaganda. Mas malago, mabilis lumaki, dagdag pa ng pataba ng lupa. Kapag po ganito ang tubo ay lumalambot at ito'y kaakit-akit sa mga peste at madali itong salakayin o pinsalain ng armyworm. Ito po yung uod ng armyworm. Tinawag na army dahil ang kanilang pagsalaka ay parang army. Ano po? Hindi rin iiwanan yung tubo hanggang hindi nagiging ting-ting. So ang kanilang pong bibig ay parang lagari. Mabilis nilang maubos yung dahon. Ito yung uod ng armyworm. Kapag gabi sila sumalasalakay naman, baliktad sila ng balang. Ang balang naninira o umupinsala sa tubo kapag araw. Ang armyworm naman, kapag gabi sila naninira. Kapag araw, sila ay bumababa o nagtatago sa mga kayakas. Kapag sila ay maging uod, tulog, magtatago sa lupa. At kapag sila ay nagiging adat, sila yung mga paru-paro na lumilipad sa mga lampara. Ito po yung pinisala ng armyworm o ng fall armyworm sa bandang Korak, Pampanga at ng Batangas. Ito po ay talagang pinisala ng armyworm. Ang gustong-gusto kasi ng armyworm kapag maulan, doon nga po sila sumasalakay. Halos sinira nila, halos sa ilang percent po ng sinira ng armyworm ang pananim sa pora. Ito po ay last July lang po. Halos kinalbo nila ang pananim, kaya malaking kabawasan ito sa timbang at pagbabang asukal itong tubo na ito. So how to manage? Paano natin ito pangasiwaan? Unang-una, kailangan po yung natural na pagsuko. Ano po? Panatiliin malinis ang tubuan, tanggalin ang damo sa bukid at sa kalapit lugar upang maiwasan ang pagdami ng armyworm. Araruin mabuti ang lupa kung saan nangitlog ang mga kabaliksan para mabilad sa araw at mamatay. Huliin ang mga armyworm gamit ang insect net upang hindi dumami, pero kaya lang po ito ay matrabaho. Ito po yung pinakamahinang, yung pong tinatawag nilang biological na pagsumpo. Nakakatulong ang likas na yaman o biological control ng mga armyworm tulad ng putakti, tipaklong at gagamba. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi po lahat ng insekto ay peste. Ito po ay nakakatulong sa pagsumpo sa mga pesting insekto. So, ang pinaka last resort po ay yung pag-apply po ng chemical na pagsupo. Para sa pag-control gamit ang mga chemical, bago po tayo gumamit ng pesticide, sumanggunin muna tayo sa isang espesyalista para sa payo, patnubay at babala sa iyong pananim. Ang hindi tamang gamit ng insecticide ay hindi nakakabuti dahil pinapatay din ito ang mga likas na kaaway na nagre-resulta ng pagdami ng mga peste. So ang pag-spray po sa kabuong lugar ng tubuan na kung saan sumalakay ang kabaliksan, ito po yung mga recommended insecticide na pwede nating gamitin. Ito po ay registered under the FPA. Mag-spray po tayo sa dapit hapon bago sumampa ang mga uod ng mga daan ng mga kabaliksan o kaya sa maagang maga bago bumaba o makapagtago sa lupa. Okay, ang susunod na pesting insekto na naninira sa daon
Ito yung polyaphid o dapulak. Kung tawagin ay kuto ng tubo, ito po yung mga puti-puti na sumisipsip ng katas ng tubo. Ang kanyang bibig ay parang karayom na parang straw. Sisipsipin niya ang dahon hanggang ang dahon ay malalanta at matutuyo na. Ito po yung mga ito po yung mga woolly aphids. Ang pinsala ng pesting insekto na ito ay nasa tugatog ng kalagitnaan ng taglilit. Kaya kapag summer po, kung mapapansin natin ang ating tubuhan, ay marami pong kuto yan. Pero kapag umulan na yan, madali lang pong malaglag. So, ang pinsala ng pesting insekto na ito ay ayang kakampi niya ay ang langgam. Ang langgam ang kakampi ng aphids. Inaalagaan ng langgam ang aphid para siyang nag-aalaga ng baka dahil ginagatasan niya yon. Yung sobrang asukal na sinipsip ng aphid, sila naman ang sumisipsip. Kaya pinoprotektahan niya ang mga aphid. Kapag maulan, inahakot ng mga langgam ang mga aphids sa kanilang bahay upang maprotektahan. Pagkatapos kapag ligtas na, dadalhin uli sa mga dahon na malusog. So ito po yung mga pamamaraan sa pagsugpo sa pesting insekto na ito. Kapag napansin ang aphids, agad na isprayan ang apektadong tubo ng sabon, detergent sa timplang 20 gramo bawat 15 litrong tubig. Basahin mabuti ang ilalim ng dahon. Panatiliin malinis ang tubuan sa paligid. Sunugin ang lahat ng damo pagkatapos mag-anin. At ang organikong insektisidyo o botanical insecticide kagaya po ng makabuhay at kakawate. Tagtarin ito at lagyan ng isang tasang suka, sili, isang tasang siling, tinagdag at isang tasang suka. So ito po ay ibuhos natin sa ating tubuan na may mga aphids. Ang biological control naman po, ito yung ladybug beetle. Kahit magkakampi po ang langgam at ang dapula, kaya niyang kumain at makaubos na libo-libong dapula. Ito'y malaking tulong sa pagpuksa ng pesting insekto ang ladybug beetle. So ngayon po, tapos na po tayo sa mga insekto na ninira sa dahon. Dadako naman po tayo sa mga pesting insekto na umaatake sa tibuos o katawan ng tubo. Una po, ito po yung tinatawag na stem borer. Ang stem borer ay bumubutas ng puno ng tubo. Ano ang katangian ng pisala ng stem borer? Unang-una, yung dead heart na makikita. Makikita natin yon sa suhi o bagong usbong na dahon at ito ay tuyo. Perde, pero berde pa ang kasamang dahon. Dahil binutas niya para siya ay makapasok sa katawan ng tubo. Kapag tinanggal mo itong tuyong dahon, ito ay napakabaho at tsak na may uod sa loob ng katawan ng tubo. Ayan po, ang makikita natin mga uod ng stem borer sa loob ng katawan ng tubo. Ito'y pinagbutas-butas niya para siya ay makapasok sa loob ng katawan ng tubo. Ano po itong mga damage niya? Una, ang inaatake ng stem borer kapag nagdadalaga ang tubo. Kapag ito ay nasa beach vegetative growth. Po, 1 to 3 months old and cause dead heart which can be easily pulled out. Rotten portion of the cane colored dead heart emits an offensive odor. Sabi ko nga po kanina, ito po ay napakabaho. Kapag tinanggal mo po yung tuyong suli na yon, makikita ninyo na may uod sa loob ng katawan ng tubo. Okay, susunod, ito naman po yung pinsala ng tap borer. Ito naman, ang sintomas niya, makikita natin, ang unang bubutasin niya ay yung dahon muna. Parang pinagbaril-baril na butas-butas hanggang siya ay makapunta sa loob ng katawan na tubo. Yan po, dyan po siya titira yung uod. Mananatili po sa katawan ng tubo hanggang ito ay maging uod tulog
at lalabas lang kapag siya ay naging adult. So, kaya ang presa ng tubo ay apektado. Kaya ito ay namamatay o kaya naman magsusuhi sa mga ibang puno. Yan po ang uod ng top borer. Parang pinagbaray-baray yung tubo. So, ito naman po ang paraan ng pagsugpo kapareho po ng stem borer. Ang paraan ng pagsugpo para sa stem borer at top borer, unang-una, kailangan muna natin yung natural na pagsugpo. Piliin ang malusog na tip-tip at alisin ang talukap ng tip-tip bago itanim. Alisin ang damo sa paligid ng tubo. Kasi ang damo ay siya ang nagiging alternate host ng peste. Putulin ang tubo na sagad sa lupa. Sunugin ang mga kayakas pagkatapos mag-ani. At ibabad ang tip-tip ng 12 hanggang 24 na oras sa tubig bago itanim. Meron po tayong tinatawag na biological control para sa stem borer. Ito yung tinatawag nilang Trichogramma calanus. Ito po ay meron po tayong Trichogramma sa Bisaya. So, ang susunod na naninira sa katawan ng tubo, ito po yung tinatawag nilang pink mealybug. Pink mealybugs. Ito naman po ay sinisipsip niya yung katawan ng tubo. Makikita natin ito sa talukap ng mga dahon. Kaya yung mga variety na self-dressing, hindi po pipisalayin ng pink mealybug. Dahil gusto niya ay siya ay nagtatago sa mga talukap ng tubo. Ito po, hindi natin alam na pinipinsala na niya ang ating mga tubo. So, ang paraan naman sa pagsugpo para sa pink mealybug, alisin din at itapon ang matandang bungo ng puno sa dubuhan bago magtanim. Alisin ang mga talukap o kayakas ng mga taad o tip-tip bago itanim. Panatiliin malinis ang tubuan at ang paligid. Gumamit ng binhi na may katangian na naglilihis ng talukap o yung tinatawag nga nilang self-dressing. Ilubog ang taal sa tinimplang pamatay kulisa at pamatay amag sa loob ng 10 minuto. So, ang susunod na peste na naninira sa katawan ng tubo ay ito yung tinatawag nilang termite o anay. Ang anay po ay hindi natin alam siya ay maliit lang pero malaking perwisyo sa ating mga pananim. Hindi lang sa ating mga pananim, kundi sa ating mga bahay. Sinisira nito na hindi natin alam. May tatlo po tayong klase ng termite. Yung tinatawag nilang workers, nurse, at saka po yung soldier. Ano po? Inaalagaan po nila ang reyna para ang reyna ng anay para ito ay mangana para sila ay dumami. Itong anay na ito, kinakain nila, pumapasok sila sa tunnel ng tubo at doon sila maninira sa katawan ng tubo. So ang paraan namang pagsugpo, pagpuksa sa insektong ito, unang-una, hanapin natin yung mga mounds o punso kung saan nagtatago yung reyna ng anay, buwagin at patayin ang reyna. Kapag namatay na po yung reyna na ito, na hindi na sila dadami. Kaya inaalagaan nila ang kanilang reyna. Maglagay po ng soil insecticide sa mga tudling pagkatanim. Panatiliin malinis at malimit na aruruhin para masira ang tirahan ng mga anay at ang pag-aatang biological na pagsugpo. So ngayon po ay dadako na po tayo sa pinakalas ng mga peste na naninira naman sa ugat. Ang naninira sa ugat ng tubo ay ito po yung tinatawag nilang ulalo o white grub. Ito po yung uod ng salabobang. May tatlo po tayong klase ng bitter. Ito po yung salaginto, salagubang at chestnut brown bitter. Pero ang pinakamapanirang
uod ng beetle ay ito yung salagubang na tinatawag nilang ulalo. No? Ito po yung itsura ng itlog ng ulalo na ito ay bilog-bilog. Kaya tinawag na June beetle dahil makikita natin itong beetle na ito kapag buwan ng June. Sila ay lumilipad sa malapit sa ating tubuan kagaya ng mga niyog, mangga, at saka yung mga maasim na puno. So the newly hatched grub is white and scarabate form. At the pupa is exaggerate type and pupation takes place in soil. Generally, the adults are lamellate and males being smaller than females. So ito po yung inog ng buhay o life cycle ng salagubang kung paano sila naninira sa ating mga pananim na tubo. Kapag itong June beetle na ito, nakikita natin lumilipad sa mga puno, ito ay maghanap po na siya ng kapartner para po siya ay mabuntis. At itong kapag nabuntis na itong June beetle na ito, yung itlog niya ay ilalagak niya sa malapit sa puno ng tubo. Ipipisan niya sa 1 meter sa lalim ng lupa. Ang gustong-gustong ng lupa ng June beetle ay yung pong malagkit. Kaya halos po sa Batangas na pumipinsala itong ulalo. Dahil malagkit po ang lupa doon at saka sa Cagayan. So ang pagpisa po ng itlog ng salagubang ay umaabot po ng 6 to 9 days. O at sa loob po ng sa buwan po ng June, July. Ang itlog po niya ay umaabot ng 3 hanggang 30 eggs. So, may tatlo pong yugto ng buhay ng uod ng salagubang. Unang uod, ito po yung first instar. Ito ay mahina pa, mabagal kumilos at naka-stay lang po sa malapit sa ugat ng tubo. Ito po ay nagiging ulalo sa buwan ng July, August, September hanggang sa susunod na taon na January. Itong buwan na ito, doon po sila naninira sa pananim nating tubo. So pagkatapos po ng unang instar ng uod na ito, ito po ang pangalawang instar. Ito po ay medyo malakas na, mabilis ng bumabang at sila ay umihiwalay na. Tapos after 65 to 75 days, sa buwan ng February at March, ito po ay unti-unti na pumapailalim sa lupa upang ito ay maging pupa na tinatawag nilang uod tulog. So sa buwan ng February-March, mananatili po siya sa lupa. Pagkatapos po, hihintay lang niya yung pagbuhos ng ulan sa buwan na April-May. So pagkabuhos ng ulan, medyo lalambot na po ang lupa noon, siya po ay lalabas na at magiging June beetle na. So dito po makikita natin kung saan natin sila pupuksayin. So sa buwan ng June to July, sila ay mapanira na, ay nagiging uod na. So umpisa doon, kinakain na nila ang ugat ng tubo hanggang sa January. So sa buwan na ito, kung talagang pinag-aaralan natin ang pagpuksa sa mga white grubs, diyan natin sila umpisaan na kontrolin itong ulalo na ito. So dito sa calendar na ito, makikita natin kung halimbawa tayo po ay nagtanim sa buwan ng March. Nandun pa po yung pupa nyo sa ilalim ng lupa na 6 inches ang ilalim. So yan po, nagtanim tayo ng March, April, medyo sa May lumalaki na, and then June lumalabas na yung beetle.
Then, makikita na natin sa mga puno ng mangga o ng mga kalamyas. So, pagkatapos ng July, sila naman ay mangingitlog na sa tabi ng ugat ng tubo. Kasi talagang pinipisa nila yung kanilang itlog malapit sa ugat ng tubo para pagkapisa nila ay may kakainin na. So, tignan natin dyan sa buwan ng August, September, October, November, December, kinakain nila, sinisira nila ang ugat ng tubo. So, dyan, kung yan ang pagbabasihan natin, kahit salakayin pa tayo ng white grub, alam na natin kung saan natin sila pupuksayin. Ang starting base lang natin ay yung June. Kapag may nakita tayong naglilipad ng mga beetle, yun na po ang umpisa ng kanilang pangingitlog. So, ito po yung sinira ng white grub. So, halos wala na po tayo maaanit. So, kalugian sa ating pagtutugon. So, paano naman ang pamamaraan sa pagsupo nito? Unang-una, iwasan ang pagpupulpul o pagraraton sa tubuan na may maraming ulalo. Araruin ng malalim ang lupa 2 to 3 beses upang malantad ang mga ulalo. Sunugin ang mga kayakas pagkatapos mag-ani upang mamatay ang mga ulalong kumakain sa mababaw na bahagi ng ugat ng tubo. And then gahukin o cultivate na mabuti at malimit ang tubuan upang mabilad sa init ng araw at mamatay ang ulalo at malantad ito sa mga ibon, hayop na naninira nito. Panatiliin malinis ang tubuan, alisin ang mga damo na nagsisilbing tirahan pagkain ng ulalo. Then, ipunin po ng tuloy-tuloy ang salagubang sa simula ng pagsulpo sa punong tirahan. Patubigin o irrigate ang bukirin upang malunid at mamatay ang mga ulalo. So, gumamit po ng chemical. Since dito sa ating bansa, hindi masyadong uso ang mechanical and biological control, agad-agad tayong gumagamit ng chemical o pesticide in which is very common means of controlling pests and disease. Ang hindi tamang paggamit ng insecticide ay hindi nakakabuti dahil pinapatay din nito ang mga likas na kaaway na nagre-resulta ng pagdami ng mga peste at ito ay nagiging pesticide resistance. So para sa pag-control, gamit ang mga chemical bago gumamit ng pesticide, ang sabi ko nga kanina, sumanggunin muna po tayo sa isang espesyalista para sa payo, patnubay at babala sa iyong pananim. Ito po yung mga chemical na pagpuksa sa mga white grub. O yan, ito po ay registered ng FPA. Ito po yung mga recommended na pesticide. Registered pesticide in the DA Fertilizer Pesticide Authority as of December 2019. So ito po yung pwede nating gamitin kapag tayo ay gumagamit ng chemical. Ayan po. So that's all. Yun po ang ating mga talakayan ngayon. Hoping na may natutuan po tayo, kagaya nga po, knowledge is power. Kapag wala kang knowledge, wala kang power. So thank you guys for watching us.